hindi lang naman yun yung pwedeng gawin ng isang hari, eh. Pwede niyang i-hold off. O di ako mag-aano, magko-chrono dash daan, 'di ba? And somehow in terms of drafting, Burmese Ghoul, I mean, say, medyo sila yung may upper hand. Na-i-balance nila eh. Mm-hmm. Na-i-balance nila eh kasi kailangan nila ng tempo eh. Kailangan nila ng tao na maghahanap ng laban. At mukhang Natalia yun. Oh. RRQ, Oshie, babase sila dito sa team fight eh. Mm-hmm. Because of the Mincitar, yun yung isa sa mga kailangan mong isipin kapag Mincitar lineup ka eh. Lagi mong i-make sure na online yung King's Calling. Well, meron kayong pick off capability because of the spear. Mm-hmm. Na parang nag-act out as a hook para dito sa side ng RRQ. But then again, aasa ka pa rin sa ultimate talaga. Double ultimate setup for RRQ Hoshi. Triple pala. Ying Yang Overturn, King's Calling, tapos meron pa sila ditong Imperial Justice. Kailangan ma-shoot yun lahat. Oo. Well, they could time it para maganda yung pagkakalayer ng kanilang mga skills dito. Pero yung mahirap kasi pagka nagre-rely ka man din sa sa mga ulti. Oo. Kasi let alone, kasi may matatagal din yung mga cooldown timers. Uy. Ng mga yan. Pero given... Tama ba yung nakita ko? Which is... Na-cancel yung Spiral Strangling nung stun. Ng Brody, no? Or tapos na yung Spiral Strangling. I may say, baka it's either kinancel niya. I'm not sure na kung makakancel yun. Oo nga, piling ko tapos na. Mm-hmm. Tapos na siguro. Oo, go. Yes. Go ahead. Ngayon dito, magiging tricky talaga to. Pero somehow, ito naman yung Mincitar naman dito. Sabi natin kanina, hindi siya masyadong magkakaroon ng sense after the King's Calling. Pero kasi, itong Mincitar na Tom and Jean, this is a damage type of Mincitar. Oo. Hindi ito yung ginagamit like a tank support na King's Calling lang talaga yung puhunan. Oo, kailangan niya ng damage talaga. So I like it. Ang ganda ng adjustment dito ni Lemon. Alam niya na ayaw niyang umasa lang doon. Tama ba ako, Rob Luna? Oo. And somehow, itong Mincitar, sumasabay rin naman to eh, given na magkakaroon to ng farm eh. And lalo pa, nagsiscale din naman yung King's Calling together with the damage na magkakaroon ka. Yeah, so tignan natin kung paano yan mayutilize ng RQO. She remember na kung iisipin mong mabuti, yung Burmese Ghouls, asa din sa Ultimates. Mm-hmm. Because of the fatal links na meron itong si Maybe. At ngayon, tignan mo. Grabe yung pag-cut nila rito. Ha? Pero tutulungan sila rito ni Is. Double tusok technique mula sa Mincitar dito at sa isang Sylvana. But Ace is there to help out Ruby Double D. Kung iisipin mo pala dito, no, Uwe Manjin, dalawa yung tutusok sa'yo. Sa side ng RRQ, pwede mo nga rin siyang i-combo eh. Pagka tinusukan nito ni Psycho, itong Sylvana, pwede ka, from there, pwede ka na ma-hook dito ni Lemon. So pwede na natin silang tawaging tusok gang. Oo, kaya the tuhog duo. The tuhog duo. Pwede rin. Pwedeng-pwede. Feeling ko, tusok gang. Tusok gang, pwede magandang pakinggan yun. Maganda. Kami yan, tusok gang. Tusok gang, no? Mga tuso yan eh. Talo pa si Jano Gibbs. Tusong-tuso, no? Mga tuso talaga yan, mga kaibigan. Ngayon, makikita natin, Rob, na first blood actually si Kid. Ayun, ayaw niya lumapit doon. Hindi siya makaalis, kinulong. Grabe! Malagay mong thrones. Saktong-sakto yung pwesto. Nung King's Calling. Kumbaga sinukat, ginamitan nung yung pansukat ng bilog. Rinotractor. Tama ba yung sinabi ko? Hindi ko alam kung yun ba yun. Pero yun. Basically, sinukat. Kumbaga, yung 180 angles, na-isolve yung equation. Na-isolve na. Ganon yung nangyari. Grabe, hindi mga gustong-gusto nang lumabas. Sinalikan na nung ni Kid, yung pader. Palabas si Jongo, guys. Pero may mga King's Calling na nakaharang sa kanya. Saan ka pupunta? Tinutusok siya. Tinanong siya, where are you going? Tapos nag-clap. Where are you going? Gumanon. Oo nga naman. And with that, Grabe Nation pala dito si Kuya Kid. Kumbaga siya yung talagang binata si Kid. Well, tato, bata nga siya eh. Oo, pero si Bin, ito ha, pasok siya. Pero, alim niyan ha. Pero kasi Rob, kung iisipin mo mabuti, ultimates yun eh, para lang kay Kid. So hindi kaya parang Eagles, parang lugi yung Hoshi dun. Tingin ko Eagles eh. Oo. Pero speaking of Eagles, ito pa. Aray! Yatarps yung dalawa dito sa membro ng RRQ. Naku, bigla na lang with a snap of a finger, Kuya Rob Luna. Sobrang commendable na nung pagtakas doon ni Vin eh, with a Kagura eh. Ay! Oh. Ang ganun pala yung combo. Ganun nga yung combo, walang labasan, kumbaga parang quarantine. Sa loob nung mismo glory pa yun. Nung
nung King's Calling, Bobby. Pero wala na kasi lang mga ulti dito. As Ruby Double D, sabi niya, ah, cool down ang mga ulti niyo. Babalagbagayin ko kayo. Pero yun pala yung combo ko, Rob. Oo. Maglalagay ng King's Calling sa loob. Ilalagay yung ibon ng Imperial Justice. Tapos, habang lumalabas ka, hinihila ka ng ibon. Grabe, no? Parang tinutusok-tusok to sa gitna. Sa gitna. Kumbaga, no? Parang kang naging parte ng palabas ng so. Yung hindi ka makakawala. Ganun ay, na ganun. Pwede. Grabe yung combo na yung quarantine combo. Quarantine nga. The lockdown combo. Pito, chuk-chuk-chuk-chuk-chuk sa dun sa loob eh. Yun yung mga old school na ano eh. Old school na parusa eh. Nako. Kaso sabi ng Burmese Ghouls, hindi epekto sa amin yan. Hindi. Oo. Hindi talaga. As they already secured dito ni Ace, yung turtle. And I may say, dito man, Gene, dikit na dikit pa rin naman yung laban natin dito. Ang pinaka-interesting talaga dito, Manjin, is the layering of skill. Kumbaga, kailangan lang ng Burmese Ghouls dito ng timing. Timing lang, eh, no? Kumbaga, kailangan nila i-time yung mga pagko. Pero speaking of timing, yung C-Panar 7! Hinila niya sa ere, pare! Sinalo, kumbaga, kung nakita mo, mga kaibigan, kung nanood ka ng Avengers 1, si kaibigang maybe dito si The Hulk, tapos kumbaga pinalagpag niya si Loki, ginawa niyang Loki dito si R7. Pinagpapalo-palo niya habang nasa Eris si R7, hinuli niya yung paa. Ganun yung nangyari with that. Burmese Ghouls getting the kill. Pero actually, ang exchange dito, RRQ Hoshi pala. Sila pa nga yung Sila pala lumalamang. Pero nag-aabang dito yung mga members ng Burmese Ghouls. Aray. May tusok dito. Tusok. Pero naku po, nag-ultimate sa hangin mga kaibigan para makawala. Dito si Psycho. Albert. And Kuya Albert. Yeah, top! And with that, Burmese Ghouls ba? Nakalamang ko, Rob Luna, ano nangyayari dito? Tingin ko, nakalamang sila doon. Pero somehow, yung mga ibang members dito ng RRQ, parang medyo nagkakawatak-watak sila dito, Kuya Jin. Ay, nako. Yun ang doon ang pagkakamali. At nako, nakita mo pa nga, nahila pa the King's Calling. Enough pa dito para kay Maybe. Maybe we'll fall down. But Lemon, tinamaan na ngayon ng Torn Apart Memory, Burmese Ghouls. They're the ones in control. Baka pinaalala lang ni Ace eh. Oo. Diba? Baka na nakakalimutan nyo, ha? May damage kami rito. Nakakalimutan nyo, ha? Nako. Ito na, Kuya Manjin. Regardless of the goal dito, na sobrang dikit lang in between the two teams, I may say, Burmese Ghouls, sila yung nagsiset ng tempo ng laro na to eh. Kanina pa, no? Kumbaga parang nawawala ng saysay dito yung mga King's Calling maneuvers. Ni Lemon at saka ni kaibigang Psycho. Nagiging burden kasi Manjin ngayon yung mga ultimates ng RRQ. Yes, maganda pag may ultimate dito yung Mincitar, may ultimate dito si Psycho. Pero kasi pag nag-cooldown yun yung parang go signal eh. Oo. Para sa Burmese Ghouls na maging aggressive. Kahit nasabihin mong yung mga ultimate na yun ang cooldown nun 20 seconds, 15 seconds, napakatagal na nun sa mundo ng MLBB. Totoo. At saka tama ka Kuya Rob eh. Yun yung mahirap sa mga ultimate dependent lineup. Kaya nga, ultimate dependent eh. Oo. Depende sa ultimate ninyo. Inulit mo lang. Pero yun naman talaga. Totoo naman. Oo. Pero speaking of inulit, dahil dito, si R7, kamuntik-muntik, habol dito yung mga members ng Burmese. Aray. Ay, ganda ng takas doon ano ha, si R7 ha. Maganda yung takas. May plano. Pero ito yung nakakatakot sa Burmese Ghouls, no? Oo. Ito pala yung plano, Bobby. Yung slow na ginagawa ng Frigid Breath nung Atlas ni Maybe. Yun yung dahilan kung ba't lagi silang naaabot ni Ace. Oo nga. Sa mga Thunder. Mm-hmm. Regardless na hindi na nakakakuha ng kills dito yung Brody, pero hindi uncontested yung farm niya rito. Even Kid getting the kills from the Natalia himself. Nako, delikado dito ang RRQ. Tagilid ang vapor, pero nako, pumapalag pa ang RRQ. Nako, lumabas na yung pusit. Yung vinegar pusit. Easy out, mga kaibigan. Kumbaga, lumabas na sa aquarium. No. Kasi nilagyan nung ano eh, ni Psycho. Nilagyan. O eto yung pusit, alam mo naman, tumatalon yun minsan sa aquarium eh. Ay, grabe, hindi nila nahuli. Hindi nga talaga nila nahuli. Nako, ngayon, eto, alam ngayon nila na walang mga ulti. Cool down. Ang RRQ, so it's gonna go para sa ano, sa Burmese Ghouls. Kailangan na nilang abangan kasi in a while, magkaka-ultimate na yan. Pero actually, sabi ng Burmese Ghouls dito, kalma lang kayo kay Manjin, kay Rob Luna. Chillax lang kami. Kami nga, chillax lang eh. Kailangan lang na talaga nilang maghinda. In terms of discipline naman, Burmese Ghouls, I may say, isa sila sa talagang nangunguna. Kasi look at this. Nire-respeto nila that RRQ Hoshi has still the capability na mag-comeback. Hindi naman ganon kalaki yung lamang dito ng Burmese Ghouls. This is 2,000 lead. Pero yun nga lang, they are very dependent
sa kanilang mga big ultis. Itong mga long cooldowns na to Totoo. Ang nag-hold ngayon sa RRQ to be aggressive. Kumbaga, in the words of our senator, Manny, pwede pero dipindi. Pwede. Basta pero, may ulti. Basta may ulti. Oh. Pwede pero dipindi sa ulti. Dipindi sa ulti. Ganun ang palag dito ng RRQ Oshi. Kasi yung Burmese Ghouls, kaya nilang bumalagbag kahit wala yung fatal links eh. Oo nga. Kung iisipin mo eh. Nako. Nagde-delikado ngayon dito ang RRQ ha. Nako, psycho. Ay, ayan na. In-uppercut. Nakita mo yun. Uppercut! Kamundikan pa si Kuya Sai. Ay, pero medyo makunachi waps yung Silvana. Eh. May counter-initiate. At ayun ang nakultihan na si D dito. Pero ayun si Ruby Double T na palaban dito kay Albert Triple T. Habang ngayon, sina Maybe ay nandun sa managilid. That is, of course, Ace acing up all of the heroes dito. Actually, dalawa lang. 2-4-2 ang mangyari. R7, mapapasipa siya dito. Mukhang mapapa-out na lang siya as the Bismarck will not connect as well. Ace is having the time of his life. Pero 2-2 ang nangyaring laban na yun, Rob Luna. Grabe. Alam mo ba, akala ko it's all about RRQ na nung ginaw nila si Psycho, hindi nila napatay yung Silvana, then suddenly namatay si Kid, namatay si D. Pero the damage doon ni Ace, parang napagdikit-dikit kasi. Kung ibig sabihin, yung torn apart memory niya, sulit na sulit. Let's ayun ang maganda kasi kapag kalaban mo ang isang ang isang Brody, ano yun? Pag yung kalaban mo nakapila, parang domino effect yan eh. Tatamaan ka ng first kill ng dire-diretso. Kumbaga, mala-AOE din yung galawan yan eh. Malalagyan ka talaga nung Abismark. Matatatuan ka, kumbaga. Ay, oo. Parang kapasok sa preso. Oo. Tapos dinrowingan ka. Ikaw yung pinapraktisan. Ni Kuya Ace. Oo. Ito pa, partida pa yung item ni Ace. Ano yan? BOD lang. BOD. Pero kasi, kinailangan niya rin yung kunat ng Pillager's Axe. Pillager's Axe, buo niya na rin eh. No? Oo. Pero ito ang nakakatakot doon. Once the bro, ito kasi Brody, may built-in damage na yan eh. Oo, correct. So hindi mo na siya kailangan itodo-todo pa. Kailangan natmakels ka. Kailangan mo lang inatmakels. Grabels. Ayan na nga. Ay, naku si Ruby Double D ang main target dito. Naku, wala nang nakawala. Nagagamit na ngayon pare ng RRQ. Ay, naku, yung pangalawa pa. Na-extend yung lockdown, mga kaibigan. Kalma lang. Wala pa pala. Napalaban lang. Pero grabe, no? Pero ang gusto ko dito sa side ng RRQ, talagang tinatime nila yung mga ulti nila. Hindi nila yung in-all out. Like, for example, inuna nila yung King's Calling. Oh, tapos, after nun, meron pa ako tol. Pasok naman sila ngayon dito with the Imperial Justice. Kumbaga, medyo na-extend nila ng kahit papano yung mga ultis nila. Kumbaga, hindi nila kagad inuubos. Tinitipid-tipid nila, mga kaibigan. Pero mukhang hindi na sila magtitipid this time dahil si Lemon na kanila main target. Lemon, now, Pulado. Ngayon pala nagkaroon ng King's Calling. Yun yung sinasabi mo, Rob Luna, na kapag nag-cooldown dito ang mga ultimate ng RRQ Hoshi, wala na silang pang-counter go. Pero, ang kukunin na ngayon dito ng Burmese Ghoul, itong Lord, pero parang Inabangan. Hindi pa sila ganun kakumpiyansa. Kuya Manjin, look at Kid dito. Gagawin niya na lang muna. Uy. Baka mag-split push. Yeah. Jumejibate, Kuya Rob. Kumbaga, sabi nila, aba, kala nyo mag-lord kami. Hindi. Gagawin namin, bibait namin kayo, pero mukhang box out pala yun. Oo. Pero kalahati ang buhay ng Lord dito. Delik si Ace dito, kalahati rin yung buhay niya rito, Manji. Pero sinozone at maybe sa likod eh. Wala pa si Albert dito. So for sure, pwede mapunta to sa Burmese Ghouls. There you go, yun na yung retribution. Pero naku po, pinilit na lang ng RRQ Hoshi na banan to kasi hindi nila pwede bigay yung Lord. Pero actually, nabigay na nga. At si Ace ay buhay pa rin. 15-9 back para sa Burmese Ghouls. Hihintayin nila dito yung Lord Rob Luna at mukha magpupush na sila. Oo, nagkapilitan pa nga. Pinilit na ni R7 patayin si Ace doon eh. Oo. And it just so happened, nandun yung mga members ng Burmese Ghouls. Hindi na nga naghihintay si Maybe. Talagang fatal links na lang agad-agad eh. Kumbaga, after niyang ma-zone out, na secure na nila yung Lord, binantayan na lang. Bantay sarado. Dito si Ace. Bantay sarado. Grabe, ito din yung mismong gumagamit ng digi. Ayaw nilang nadatapuan ng lamok tong si Ace. Oo, pero actually, si Ace dinapuan ng mga King's Calling dito. Tignan natin kung kaya siya patayin. Naku, walang follow-up. Oh no. Tumatagilid na dito ang side ng RRQ Hoshi. Dahil of course, yung Lord ay umabante na sa bandang itaas. At mukhang eto na, Rob Luna. Mukhang, sabi dito ng Burmese Ghouls, tama na ang paghihintay. Tatapusin na namin ang pinakaunang team na papasok sa Grand Finals ay Burmese Ghouls. Pinabawi lang, gusto pang manalo sa series, sabi ng Burmese Ghouls. Pinasarap lang pala. Oh no. The team from Myanmar, masyado kayong nagpo-focus sa Pilipinas.